Magandang araw mga buddy. Merry Christmas ulit. Meron akong trouble ngayon sa isang truck ko, man. Sa cooling system naman tayo mga buddy. Bali, pag cooling system, maraming dahilan, di ba? Overheat makina, radiator, air compressor, kasi ang air compressor nito mga buddy, water cool. Ibig sabihin ng water cool, ang air compressor nito may tubig din na tumatakbo dun sa ano, sa cylinder head ng air compressor. Pag sira yung cylinder head ng air compressor, lumulusot yung hangin dun sa tubig, nagkakaroon ng pressure. So balit renewable ko yan, tapos pina-overhaul ko yung radiator. Ngayon nag-overheat pa rin mga buddy. Troubleshoot ka na naman. Kung anong, wah, kasi kailangan mahanap natin kung anong cause. Bakit nag-overheat pa rin siya. So ito mga buddy ang clip ko. Nakita ko ang trouble. Kung ano. Yan mga buddy oh. Yung housing ng water pump niya. Kinain na ng tubig. Butas na. Subali, hindi niya na nasi-circulate yung tubig papunta sa radiator. Dati ito, iso, higupin niya yung tubig dito sa baba. Yung malamig, kailangan may akit niya doon, balik sa radiator. Tapos sa makina, para malamig. O kaso, hindi niya na ano yung tubig kasi naubos na yung housing nung pillar ng water pump natin mga buddy. Yan o. So, oh, tingnan nyo mga pari. Yan ang naging trouble ito. Entry na troubleshoot ko talaga yan. Ito yung water pump niya mga pari. Ito yung water pump po. Mandiesel ito na D20. D20 yung mandiesel. Tractor head. Ito yung water pump niya pari. Water pump, walang problema. Okay. Yung housing ngayon, ang may problema. Subali itong papalitan mga pari. Housing. Yan. Mayroon mag-trouble ng ano, pag kailangan ito troubleshoot talaga ng ano. So yan ang sira mga buddy. Kita nyo. Man diesel na D20 makina. Ang ano to horsepower, TGS 26 360 naman. Maraming may mga man dito mga buddy. Kung nagkakaroon ng trouble na ganyan mga buddy, nag-overhaul na kayo ng air compressor tapos ng radiator, ganun pa rin. Ito na ang titingnan nyo. Water pump. Housing. Yan. So, bali may pamalit ako nyo mga buddy bago. Pakita ko sa inyo para... Ito mga buddy, yung bago nya. O, so, nakita nyo. Kita nyo, di ba? O, maganda. Para yung tubig dyan, buong-buong niyang papasok doon. Sa radiator, saka sa makina. Tapos dito nakakabit yung thermostat dito, housing. So yan, para malamig. So yan mga buddy ha, cooling system tayo ha. O yan, ito yung kakabit na bago. So yan mga buddy. Kasi trinoble ko lahat yan mga buddy. Trinoble ko yung air compressor, inoverhaul ko. Palit ako ng mga gasket. Pina-overhaul ko yung radiator ko. Yan. So yan mga buddy. Pina-overhaul yung radiator. Tapos yung air compressor doon mga buddy. Nakita ko sa inyo. Water cool kasi yung air cool. Yan ang air compressor nito mga buddy. Ito. Ito, ito. Nakita nyo naman yan. Yan. Yan ang air compressor. Water cool kung tawagin ang air compressor nito. May tubig. Kalimitan sa mga ganitong truck eh. May tubig na yung air compressor niyan. So yan mga buddy ang trouble. Yan bagong overhaul din yun. Oh. Yan mga kabayan, mga kabayan, mga buddy. Yung mga nagtutrouble ng cooling system sa man diesel.
Ito yung tips ko sa inyo. Pag hindi pa rin nakukuha dun sa dalawang ano radiator saka yung air compressor, dito kayo tumingin sa housing ng water pump. Oh, yan oh. Oh, bagong-bago, walang katama-tama, di ba? Buong-buo yung tubig niyang hihigupin niyan diyan. Yung luma ay wala na, kinain na ng tubig. So, yan oh. Oh, makita niyo yung luma, mga buddy oh. Paano ka pa ba paano niya pa mahihigup yung tubig ng buo papunta doon? Wala na. Kinain na ng tubig. Itong truck na to, mga buddy, ay 10 years na. Ngayon lang yan na ano, nag-trouble ng ganito. Kaya hinanap ko talaga kung anong problema. Dito ko nakita. Ito na yun. Para ng iba. So, tips ko yun, mga buddy, sa mga mekaniko. Na yung may mga man dito, maraming may man dito eh. So yan, tina-troubleshoot ko maigi. So yan. Isa pa, ang kwan. Silicone oil ng ating kwan. Oxpan. Ito, mga buddy. So yan. Kailangan yan. Pag malambot na yan, isa pa rin yan sa nag-overheat. Tanggalin nyo itong pan drive. Lalagyan ng silicone oil yan. O, yan o. So yan, nakita nyo mga buddy. Isa lang sa mga trouble na kailangan malaman natin paano nagiging problema ng makina. Pero ang pinakamaganda ito, yung driver, marunong mag alalay ng makina kahit na tumataas temperature. Hindi niya binibirit kahit delikado mag overheat kaya tukantay ng makina. So yan mga buddy yung naging trouble nito. Ito na yung bago kakabit ko. So yan. Oh, andito yan sa makina mismo. Ganyan. Dito. Diyan ko siya ikakabit. Ayun dito. Kita niya yung kanya. So salamat nga pala sa inyo mga buddy, yung mga viewers ko, subscriber. O nakita nyo naman yung trouble, no? Mga buddy. O naka sana maano nyo, panoorin nyo yung video para alam nyo kung ano naging trouble ng makina. Overheat lang. Nagpa-overhaul na ng radiator, ng air compressor, nag-overhaul na. Overheat pa rin. So dito ako pumunta sa ano, sa water pump, housing. Tinanggal ko yung water pump. Yun na. Kita ko. Ubus na ng tubig yung ano niya, housing. So yun ang dahilan, mga buddy. Ng pag-overheat ng makina. Oh. Oh. Yan sa isa sa mga tips ko sa inyo, mga buddy, ya. Yung mga may mga man diesel na unit. Oh. Yun, pero pagka ang trouble kasi nung sa compressor, mga buddy. Ang trouble nun, pag start mo pa lang, sumusulwak na dun sa lagay ng tubig sa radiator. Yun, ang may high pressure. May air pressure na pumupunta sa tubig. Ang trouble nun, dun sa air compressor. Pag start mo pa lang, pah, bumulwak na yung tubig dyan, bumubuga. Ibig sabihin, may air pressure na pumunta sa hangin. Kaya nagkakaroon ng air pressure dahil dun sa singaw na yung gasket ng cylinder head doon sa air compressor natin. Oh, so yon. Pero ito walang buga, walang ano. Tumataas pa rin temperature. So dito itong naging trouble, mga buddy. Oh, sige, mga buddy. Salamat sa mga panonood. Sana naintindihan niyo yung sa ano tayo, cooling system. So yan, simple lang. Nasa ano kasi pag pinul package ko to, mahabang masyado. Pero doon sa ano makita nyo yung pyesa na nasira. Oh, yun, buong-buo yan eh. Oh. Simple. Aba diyan. So, nakita nyo naman yung bago. Yung bagong pyesa. Kita nyo naman di bago yata si cellphone mo. Papalitan natin ng bago yan. Medyo may kamahalan nga ito. 24,500. Aba diyan. Yan. Pero
15 years na nung tumatakbo itong sasakyan na ito. Ngayon lang yan magpapalit. Oh. So yan. Oh, ganda oh, bagong-bago. Oh, so mga buddy, salamat. Ganito na lang video ko kasi kung full package ko hanggang sa pagkabit. Siguro mga mekaniko, pag nakita nyo yung pyesa, yung trubo, nandito lang sa harap ng mga ganyan, sa may ano, sa may auxiliary pan, no? Water pump, ang galing yung pump belt. So yun, yun ang trubo nito, buddy. Salamat sa mga viewers ko nga pala. Lahat, Merry Christmas, Happy New Year ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ng channel ko, mga buddy. So hanggang dito na lang ulit ang video ko. Sana may nakuha kayong aral doon sa inexplain ko na trouble ng isang man diesel na D20 makina TGS. So yan mga buddy. Salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.